Sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisip, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisip, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapalay kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo sa babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy sa pagsasalita. "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis.
walang katotohanan ang katibayang inilalahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakikita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inalayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inaalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa mga kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyong nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon. Pakli naman ni Daniel, Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kaniya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kaniya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kaniya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay tumutuon sa dalawang klase ng tao sa harapan ng may sala. Si Jesus at ang mga eskriba. Kung ating titingnan ng mabuti, ang focus ay hindi talaga sa babaeng nahuli, kung hindi sa attitude ng dalawang taong nakatingin sa isang sitwasyon. Si Jesus na hindi siya nag-judge versus Pharisees and Sadducees na mapanghusga. Kaya nga dahil hindi nila mahuli si Jesus na kahit na sa anong paraan ng kanilang pagbabantay, nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng lumpo, nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay. Yun bang kaniyang mga ginawa ay nakapag-igting ng galit ng mga Saduceo at Pariseo? Kaya wala silang nagawang isang bagay na pwede nilang mahuli si Jesus. Kaya ngayon, gumamit na sila ng tao. Physical. Inilagay sa kaniyang harapan at pinipilit siyang maging judge sa ganong sitwasyon. At tunay na ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, kailanman hindi huhusga sa nakalipas ng tao. Bakit hindi naghusga si Jesus? Dahil kung siya ay titingin lamang sa sumbong ng mga Saduceo at Pariseo, wala na siyang pagkakaiba sa kanila. Bakit nandoon ang babae at pinagbibitangang nangangalunya? Bakit nandoon ang babaeng pinagbibintangang nakikiapid? Pwede bang makiapid ang isang tao sa kaniyang sarili? Wala doon yung lalaking kasama niyang nakikiapid. So paano maghuhusga ang Diyos kung dun lang sa taong iyon ay wala silang ebidensyang dala para husgahan ang babae? Kaya nga sa unang pagbasa, napakaliwanag, humuhusga kayo ng hindi nagsasaliksik. Kaya ang batas ng pag-unawa na ipinakita ni Jesus ay hindi batas ng ignorance, kung hindi batas ng kaniyang katahimikang nagsasabi ng mas maraming bagay, ang kaniyang hindi pagsasalita laban kanino man ay message sa mga taong naroroon na kahit anong estado ng buhay ka mayroon, wala kang karapatang humusga sa sitwasyon ng iba. Sana po ang ebanghelyo ngayong araw ay magdara rin sa atin sa ganitong katotohanang huwag tayong maging Pariseo at Saduceo na napakabilis humusga sa mga taong hindi natin kilala. Sana mas tumingin tayo sa attitude na ipinakita ng Poong Jesus Nazareno
na tinatanggap ang lahat sa kabila ng nakaraan. Ang Diyos na kailangmang hindi naghusga sa kasalanan ng tao, bagkus yumayakap araw-araw sa mga taong lumalapit at humihingi sa Kaniya ng kapatawaran. Ito yung pagkakaiba ng Diyos na kilala ng mga Pariseo sa ipinapakita ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na nagpapatawad, at isang Diyos na hindi humuhusga. Laban sa taong mapanghusga, mabilis na humusga, at ipakita sa ating kailanman na ang bukal ng awa ng Diyos ay patuloy na aagos sa ating lahat na bukas sa paghingi ng tawad at pagluhod sa Kaniyang harapan. Ipinakita ng babaeng ito na sa harapan ng Diyos, mahalaga ang pagiging bukas sa Kaniyang salita at sa Kaniyang pag-ibig. Habang tayo ay nalalapit sa mga pinakamahalagang araw ng buhay Kristiyano, sana tayo ay lumapit din sa Diyos, manikluhod at humingi ng tawad upang tayo ay Kaniyang yakapin at muling ibalik sa Kaniyang puso at damdamin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kaniya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kaniyang kahahabagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo.
handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang hukom ng pag-ibig at awa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May body and blood of Christ can be so good. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tagal nang nawala, ang apoy ay nang hina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig.
sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hingin. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiningin. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Siscon, Jr., ang atin pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksin naming masundan ang yakap ng halimbawa ni Hesukristo ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasad din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.